paalala sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, leche ka, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Aha! Usap-usap tayo, kwento-kwentuhan lang. Oo, kwento-kwentuhan lang mga kaibigan. Okay, okay, ulitin natin muli yung ating paalala, ha? Paalala, kung ikaw ay bago po dito sa aking channel, kung ikaw ay baguhan at first-timer ka lamang dito, pakinggan mo ito, putang ina mo. Paalala, ayan, sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, inutilado ka, uki ng ina ka, lumayas ka dito, unyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Yan, ha? Yan po, paalala po yan. Lumayas ang mga taong ayaw makarinig ng putang ina. Ha? Mga hinayupa kayo. Kulang kayo sa salsal at kantot. Leche! Medyo may kabastusan po ang gagamitin kong lingwahe. Okay? Medyo may pagkababoy ang salitang bibitawan natin dito. Kaya po doon po sa mga eka nga ay mga masiselan na mga relihiyoso at relihiyosa, pinapaalala ko po muli sa inyo. Pakinggan nyo po ito. Paalala sa lahat, para hindi na po tayo magulang dito sa aking blog or dito sa Paolo Cuesto, shout out daw, or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka,
Uchi ng ina ka. Leche ka. Punyeta ka. Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Okay, ha? Malinaw na po yan, kaya wag na magtangatangahan yung iba na baka sa... napakabastos pala nung vlogger na kalbo na yan. Putang ina, kalbo na nga, bungal pa, bastos pa, bunga nga. Ha? Hindi ko po hinihingi ang opinion nyo, ha? Kaya wag magtangatangahan. Okay? Okay guys, bago po lahat, inanyayahan ko po kayo sa araw po ng Martes. Meron po tayong panauhin na kasama sa i-interviewin po natin dahil nung kagabi ba yun? Oo, kagabi ata. Kagabi ba? Kailan yung interview ko kagabi kay Director Jocelyn Cabana ng DILG na kung saan ang pinag-usapan tungkol sa mga benepisyo ng mga PNP personnel. Oo, yung PNP personnel na kung saan ang benepisyo PNP, AFP, BGMP, Fire Marshal, ng mga bumbero, puntahan nyo po itong Facebook page po na ito. Yung mga hindi pa po nakapanood ng interview. Kasi naka-block pa po tayo, hindi tayo makapag-share po ng video ngayon sa mga Facebook account po. Ito po, puntahan nyo po ito guys. Ayan. Ayan. Puntahan nyo po itong Facebook page na to na Ninyo Ruelo Barsa. Barsaga, opinion ng ordinaryong Pilipino, Barsaga Vlog. Puntahan niyo po yan. Dito po, nung anong araw to? Yung interview natin kay Jos, kay Director Jocelyn. Kagabi. Nung isang gabi ata to, I think, nung last night. Oo. Ito po yung interview natin sa kanya. Diyan po yun. Mm-mm. But, sa January 19, araw po ng Martes, ang ating i-interviewin po ang presidente ng UCPB. UCPB, CIAF, Finance and Development Corporation, ang malasakit sa mga Pilipinong magsasaka ng niyog. Yan po ang ating tatalakayin. Pakinggan niyo po ito guys. Sa ating live social media, sa Facebook page, sa ating YouTube channel na Ninyo Barsaga. Sa Martes po yan! Sa darating pong araw po ng Martes, January 19, 2021, atin pong panauhin sa ating live video si Mr. Rehans Baldlaw. Siya po ang President CEO at UCPB CIF Finance and Development Corporation. Ano po ba ang tanggapan na yan? Sila po ang nangangalaga sa ating mga magdilog na kung paano tulungan, lalo sa panahon ng pandemic ng COVID-19, paalamin po natin yan. Sa mga magkasaka po ng nyo, antabayanan nyo po dahil nag-confirm na po sa atin ang ating kaibigan dyan at si Rin po ay Pangulo ng UCPB, CIF, Finance and Development Corporation, ngayon pong darating na araw ng Martes. Abangan nyo po ito. January 19, 2021, marami po tayong pag-uusapan dyan at magiging kapakipakinabang po itong pagiging pag-uusapan namin dahil para po sa mga kababayan natin hindi pa po alam kung ano po mga benepisyo ang pwedeng itulong nila sa inyo, kung ano pa ang pwedeng ayuda na itigay nila, pag-uusapan po natin at ano pa ba ang kanilang naitulong sa ibang kababayan natin na mga pagsasama. Abangan nyo po yan ngayon araw ng Martes, January 19, 2021. See you guys sa ating Facebook page account po at i-upload din po natin to sa ating official YouTube channel. Thank you guys! See you! Yun. Araw po ng Martes po yan, ha? Araw po ng Martes. Wala pang binibigay na oras sa akin si Kuya Rehan Lau kung tanghali or gabi kami. Pero sure na po yun. Dahil magkausap kami kaninang umaga sa kanyang cell number. Okay. Ang next natin, pagkatapos niya, kanina naman magkausap kami ni National Anti-Poverty Commission Undersecretary Penny Belmonte. Yan po yung mga tumutulong sa mga maralitang kababayan natin, yung mga kapuspalad.
sila po naman yun, yung National Anti-Poverty Commission. Malalaman natin kung ano pong detalye po din doon. Tapos, sa mga OFW, abangan nyo na lang kay Secretary Bello. Oo. Mag-uusap din kami ni Secretary Bello. Ila-live streamer po natin yung secretary po na yon. Okay, ano ang ating topic? Yung sinasabi ni Laila de Lima at sinasabi ng isang Laos, Lusyang. Oo, ni si Angelica Panganiban na ang sinasabi, dapat daw ang maupo na na Pangulo ng Bansang Pilipinas ay itong pakantutin, itong gaga na naglalaway na ang puki na si Lenny Lawlaw Suso. Oo. Gusto ninyo nang paupuin. Atat masyado kayo mga putang ina ninyo eh, ha? Mga atat kayo, mga hinayupa kayo, magkantutan muna kayo diyan, mga gago. Ha? Alam niyo po, ito ha. Pag meron tayong kausap ng mga official ng gobyerno, bawal po magputang ina. Oo, bawal, 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 bawal. Kanina nga nung magkausap kami ni Undersecretary Penny Belmonte, ano ba ninyo? Magmumura din ba ako dyan? Ma'am, walang ganon. Walang mura-mura madahab. Bawal. Bawal. Siyempre, bawal tayo dyan. Oo, bawal. Bawal ang mura. Kaya magmumura na lang ako dito na lang sa ating live. Bawal po magmura ang mga opisyal. Magkasama niyo ako. Bawal. Bawal, bawal. At magkakaroon tayo ng MC host dito. Oo na. Si Manoy Bebot Calyeha. Ang sabi ko nga kay Manoy Bebot Calyeha, mag-aral ng mag-stream yard. Naku po, Manong Bebot, mag-aral ka na mag-stream yard. Nang matuto ka na, alam mo, Manong Bebot, sayang ka, matalino ka pa naman. Kasi naman dyan ka lang sa Naga City nagko-komentaryo, eh putang ina, magsama tayong dalawa sa live Facebook live natin, Manong Bebot Calyeha. Isang oragon! Okay talaga. Oh, tama-tama, Bicolano, video sa Ilocanja tayo. Nako. Mayroon po ako ipapakilala sa inyo mga kaibigan. Mayroon po tayong magiging partner dito sa ating mga pagbibideo-video live po na to. Isang batikan din po itong komentarista dyan po sa lalawigan ng Naga City. Oo, magiging dalawang tamdim na kami niyan. Magtatamdim kami niyan. Kaleha! Bebot Calyeha! Yeah, abangan nyo na lang guys! Abangan nyo! Si Manoy at si Manay magsasama. Oo. Siya si Manoy, ako si Manay. Sino bang unahin ko? Si Angelica Panganiban o yung sampakan tutin din na si Laila de Lima? Ha, sinong unahin natin? Magsasabayin natin yung dalawa? Ay nako, ang buhay nga talaga sa Pilipinas, maraming gago pa rin. Ewan ko kung bakit maraming gulol sa bansa. Ay, nako. O nga pala guys, ah, maraming salamat pa nga pala kagabi kay DILG Director Jocelyn Cabana sa binigay mong oras, ma'am. Ma'am, maraming salamat, ma'am. Dahil kahit pa paano, eh, binigyan mo ako ng time kahapon. Thank you very much, ma'am. Sana sa susunod pa, maulit pa tayo, ma'am. Okay, ito na ang usapan natin. Huwag na tayo maghunos pokus na yan. Ano na naman ang ba ang problema ni Laila de Lima, madam? Ha? Una-una, madam, atupagin mo na lang ang kaso mo. Laila, atupagin mo na lang ang kaso mo. Kasi unang-una, may mga kaso ka eh. Di ba? Ayusin mo muna ang kaso mo bago ka magmalinis. Ha? Bago ka magmalinis, na kesyo. Ang sabi mo nga, di ba, de Lima? Ang sabi ni Pangulong Duterte, ang babae ay hindi trabaho ang maging pangulo o maging presidente. Biglang nag-tweet si Laila de Lima. Ano nang ginagawa ng PNP kang krami? Ah, General Senas, bakit pinapayagan ninyo na mag-internet connection ang putang inang babaeng yan? Ah, bakit nakakapag-post pa yan sa kanyang kulungan? Bakit may cellphone yan? Bakit nyo ina-allowed na magkaroon ng cellphone yan? Ah,
pagpangkaraniwang tao, nakakulong. Hindi binibigyan ng maayos na trato. Di ba? Bawal ang cellphone sa mga preso. Eh bakit itong putang inang babaeng to? Bakit nakakapag-post sa Twitter account niya? Anong meron sa General? Bakit? Ay, ikaw naman si General Senas, ang laki-laki ng tiyan mo, para ka rin buteteng animal ka. Ah, ang dami mo nang kapalpakan sa PNP nung naging NCRPO chip ka. Ang dami mong kaululan. Tapos ito, bakit pinapayagan niya na makapag-post? Sir, bakit pinapayagan niyo yan? Dapat isang bilanggo, isang akusado, hindi dapat binibigyan ng pagkakataon na mag-Facebook yan o mag-Twitter account. Nakakulong yan eh. Bakit ina-allowed ninyo tapos ang pinopost pa laban pa sa pamahalaan? Hindi pa nakakahiya yan, Mr. PNP Chief? Nakakulong yan sa loob mismo ng kangkrami. Bakit ina-allowed nyo? Ah, bakit ina-allowed? Ako, dapat talaga tanggalin na si Senas. Inutil din sa pagka-PNP Chief yan. Ha? Alam ko kasi, hindi nauupo si General Ilyasar eh. Ang susunod na PNP Chief naman talaga, alam na ng mga malalapit sa taas eh, alam na eh. Si General Danaw nang susunod eh. Dapat si Danaw na paupuin na kaagad eh. Bakit si Senas pinatatagal pa? Ay, naku po. Bakit ina-allowed nyo kasi? Ah, bakit ina-allowed nyo yan? Ah, Jing Lopez, mawalang galang na, wala akong pakialam doon sa binabanggit mong pangalan. Okay? Di ba sinabi ko na ayoko nang mag-topic about kay FLM. Okay? Hindi siyang issue dito. Okay? Hindi si, ano, ha, kung anong problema mo, kung pro ka man o antay ka, doon mo ipost sa wall mo yan. Okay? Doon mo ipost. Hindi rito. Ha? Ha? Hindi, ang pinag-uusapan natin dito, Layla De Lima. Di ba? Ito. Ito po ha. Pag ang isang pangkaraniwan preso, gustong dumalaw, hindi pinapayagan ng kapulisan. Di ba? Pag ang isang preso namatayan, hindi ina-allowed. Hindi. Alam mo kaya, Yuki, si General Yasar, gusto ko siya maging PNP chief. Ang problema, hindi na siya makakaupo. Dahil nga yung time niya at mag-i-election na, alam ko na eh kung sino ang uupo. Yung pangalawang binanggit mong pangalan. Planado na yon. Pero si General Ilyasar, respetadong general yan. Kagalang-galang, matino, straight. Strikto. Pero, maganda ang kanya ang pwesto sa PNP. Hanggang sa magretero na yan, maganda na ang kanya magiging pwesto. Marami tayong kaibigan dyan na nakakausap natin at nakukuha na natin ng impormasyon. Yun ang binibigay din sa atin. Pero si Senas, hindi ko alam eh kung anong kukote din niya ng mama na yun. Bakit hindi pa mag-retail? Ha? Magpalak. Eh, nako, ang laki-laki ng tiyan mo. Ha? Ito, General Senas, hamon ko sa'yo. I-inspection mo ang kulungan ni Layla De Lima. Kumpiskahin mo ang cellphone niyan. Pag hindi mo makita, alam mo, General Senas, pag hindi ito nakita ng mga kapulisan mo dyan sa kamkrami, sa custody, ha? Ang papasukin mo babae. Tinatago ni Layla De Lima ang cellphone niya sa puki niyang mabantot. Pinapasok ni Layla De Lima ang cellphone doon sa puki niyang maluwag. Oo. Pinapasok niya. Yung cellphone ni Layla De Lima, tinatago niya po yun sa puki niya. Oo. Shoutout nga pala doon sa kababata ko na si Ramon Ablaso Jr. Tol, magandang gabi sa iyo, Tol. Magandang gabi, Tol. Ingat ka parati, ha? Ingat. Lalong-lalo na sa asawa mo. Ang alam ko, takusa ka. Takusa ka sa asawa mo. Iyan ang kwento sa akin ni Rocky. Takot ka daw sa asawa. Iyan ang kwento sa akin ng kapatid mo. Takot ka daw sa asawa mo. Alam mo,
ay nakomenta mo, baka mamaya magalit ang asawa mo. Sasabihin ang asawa mo, utang inang kababata mong yan, talagang gagong kalbo na yan. Tang inang yan. Bastos yung kababata mo. Sasabihin ng kapatid mo tol, baka galit sa akin. Nako. Oo. Pag, ate, doon sa asawa ni Ramon, Ablaso ka baka galit ha? Love na love ganyan. Oo. At tama, andirin mo ng andirin yan. Si Ramon, andirin mo ng andirin. Ay, naku, no trust. Nawawala ako, ah. Ay, maganda kami kay Ate Magandang Sally. Good evening, ma'am. Pero ang pinakalab ko sa magkakapatid na Ablaso, alam mo na kung sino tol. Si Ranel, love na love ko yan. Putang ina, ang hinahantay ko nga maghiwalay na silang dalawang mag-asawa eh. Kukunin ko yung asawa, yung kapatid mo eh. Kaya dito ko na sa akin sa bagyo yan eh. Alagaan ko yung kapatid mo eh. Si Ranel, kami ang close ng kapatid mong yan eh. Close na close kami nun eh. Ay nako, 123 na ang nanonood sa ating Facebook Live. O, bulik na tayo. Alam mo Layla, dapat kaysa kumuda ka ng kumuda, kaysa mag-iingay ka laban sa administrasyon na to, ang atupagin mo, madam, simple lang ang atupagin mo. Ha? Atupagin mo ang kaso mo. Oo. Tawagan ko nga yung magiging co-host natin sa susunod na araw. Tawagan ko nga yung magiging co-host na natin. Tatanungin natin kung ano ang reaction niya. Oo. Tawagan niya natin. Sana makasagot. Kanina magkausap kami matagal eh. Ang birthday niya? Ni Ranel? Kuya Bebo! Oh, nakalive ako ngayon! Tapos? Minimension na kita na magiging kasama na kita sa susunod na araw. Ito kuya! Nagpo, di ba nagsalita si Pangulong Duterte na ang presidente ay hindi trabaho ng babae. Tama? Yun ang sinabi ng Pangulo. At hindi niya i-allow na tumakbo si Mayor Inday Sara Duterte. Di ba? Ngayon, ang bilis pa sa alas 4 ng araw, nagsalita si Layla De Lima. Kababayan natin ito, from Bicol itong hayop na babaeng to. Nabasa mo na ba yung komento ni Layla De Lima? Wala pa. Ito, babasahin ko sa Twitter ha. Ang sabi ni Layla De Lima, ito. Kamo, ang sabihin niya, silang mga Duterte ang hindi bagay sa pagka-presidente. Babae man o lalaki. Period. January 15, 2021, niya pinost yan. 8:41 in the morning. Uulitin ko kuya yung post ni Layla De Lima ha. Kamo, ang sabihin niya, silang mga Duterte ang hindi bagay sa pagka-presidente. Babae man o lalaki. Period. Okay. Ano ang masasabi mo dyan sa gagang kababayan natin na yan? Ano, yung sa kanya naman, ano eh. Hindi natin alam kung saan niya kinukuha yung pinag-usasabi niya eh. Oo. Diba? Oo. Hindi natin alam eh. Kung saan niya ba yan nakuha? Ano? Oo. Pero hindi ba kuya, ito ah, tama ba itong suggest ko kay Layla? Ito ah, ang kung ako man ang masusunod at may pagkakataon na makaharap ko si Layla De Lima, ang isa suggest ko lang sa kanya, ito lang kuya. Alam mo, Madam Layla De Lima, kaysa'y magsasalita ka ng kung ano-anong salita na negative, pabor, o ano, sa administrasyon ni Pangulong Duterte, tignan mo muna ang iyong mukha kung may dungis ka ba. Di ba? At higit sa lahat, kisave kumuda ka ng kumuda laban sa administrasyon na to, dapat ang gawin mo, ipaliwanag mo bakit nasangkot ang magpangalan mo sa mga hindi ka nais-nais nung ikaw ay Department of Secretary ka pa ng DOJ. Di ba? Yun ang pinakadabes eh. At tupagin niya ang mga problemang kinasangkutan niya. Hindi yung kibo siya ng kibo. Di ba? Yun ang pinaka-the best. Di ba? Ang kinakailangan doon, ano eh, she has to answer intelligently yung mga accusations sa kanya. Correct! Diba? Correct! Oo.
Ang alam ko naman eh, ang sabi mo kanina, pag tayo nag-live, tayong dalawa na, huwag masyado akong babakbak pag kasama kita kay Lenny Robredo. Baka mapag-initan ka dyan sa nagat. Tama ba yun? Tama yun. Sige kuya! Sa Martes tayo ng, ano ha, Martes tayo. Pag-aralan mo na yung StreamYard, kuya ha, pag-aralan mo na. Ha? Oo. Okay kuya, see you. Salamat. So, okay. Iyon. Ito pong kausap natin, kasama rin po natin po sa Duterte Group. Ano po siya, nagko-commentarista po siya dyan sa Bicol Region, sa Naga City. Totally, yung radio station nila, malakas po yun sa Naga City. Dahil, ang may-ari ng radio station nila ay ninong ko po na dating gobernador ng Camarinesor na si Luis Villafuerte. Ang sabi ko nga, Kuya Bebot, mag-aral ka na ng mag-StreamYard. Kung ako nga, no rig, no ride, pero nakaalam ko na kung paano gumamit ng StreamYard. Hindi ko lang ginamit ngayong gabi. Sabi ko, dito lang tong sa wall ko muna. Balik tayo kay Layla De Lima. Oo, alam mo, Layla, yun ang gusto kong gawin mo. Kasi kumontra ka, bumakbak ka, magsalita ka ng negative sa kasalukuyan administrasyon, sa kasalukuyan pamahalaan ng Duterte na to. Bakit hindi mo maipaliwanag bakit nasangkot ang pangalan mo na ikaw ay isang drug protector dyan sa Muntinlupa, sa kulungan? Bakit nakasama ang pangalan mo na kung saan hindi mo na pwedeng pasinungalingan ang sinabi nung isang nagsalita, ha, na isa pang testigo na nagsalita rin, si JB Sebastian, ang sinabi ni Sebastian, nagbigay siya sa iyo ng limpak na milyones para sa kandidatura mo at yun ay alam mo yun. Inobliga mo. Ngayon, mababawi niya pa ba ang kanyang sinumpaan sa laysay? Hindi na! Bakit? Patay na yung tao! Hangga sa kinamatayan niya na. Yan ang ipaliwanag mo. Kasi, sigurado ako, baka pati ikaw, kinantot ka rin ni JB Sebastian. Sumanalangit na wang kaluluwa nung mama, Diyos ko mayo. Ha? Alam nyo ba isa? Si JB Sebastian, nakita ko one time yan sa House of Representatives nung nagkaroon ng inquiry dyan. Ang laking tao! Putang ina, parang kasi laki niya rin. Yung jowa ko, yung boyfriend ko na si Jesse Brown Squad, ganun din siya katangkad. Sigurado ako, putang ina, ang titi nun. Ang titi nun ni JB. Na, ganito rin ang titi ni JB Sebastian na malakit, mataba. Oo. Naku po, sana sumalangit na huwag kaluluwa ng taong namatay na. Oo. Huwag ka masyadong komento ng komento, Layla, sa gobyerno. Ha? Tignan mo rin ang sarili mo, yung mga kamay mo, kung may dungis ka. Ha? Ikaw ba ay naging matino? Ha? Ikaw ba ay naging malinis na sekretary ng Department of Justice tong panahon mo? Ha? Hindi ba nasangkot ka nga sa katiwalian? Tapos kumakaasta ka ngayon, kung makapag-komento ka sa sinasabi mong mamamatay tao na si Digong, akala mo na pakalinis mo. Ha? Nung ikaw ay naging Commission on Human Rights Chairman, di ba pinag-iinitan mo na si Digong kung ano-anong mga akusasyon ang pinagsasabi nyo? Ha? Napatunayan mo ba? Ikaw na mismo ang chairman. Ha? Ikaw mismo ang chairman dati ng karapatan pantao, putang ina mo ka. Yung sinasabi mo lamang kay Duterte, may napatunayan ba? Ha? Meron ka bang nailabas na ebidensya lamang kay Digong? Wala! Pasinga, puro kasinungalingan ang pinagagawa ninyo. Tapos ngayon, na naupo si Digong, na ipakulong ka, putang ina mo ka, hindi mo matanggap sa sarili mo, na napakulong ka, dahil gaga ka, kinang ina mo. Putang ina nito, nagtatanga-tangahan ka. Putang ina nito, hayop, inutil. Putang ina mo ka, kung kaharap kita, isaboy ko sa itong kape ko, putang ina mo ka eh. Ayan o, malaki na naman ang baso ko ng Starbucks. Ayan o, malaki na naman ang baso. Malaki na naman ang baso. Lahat ng post ay
Yan ang problema sa'yo, Layla. Mahilig kang makisaw-saw. Ha? Ito na lang. Yung driver mo. Di ba? May asawa yung driver mo. Di ba? May asawa ang driver mo na si Ronnie. Ronnie Dayang ba yun? Na mukhang bakulaw din. Ang ina ka, para ka din Amerikano. Layla Dilime, mahihilig ka sa mga asiskotik eh. Yung asiskotik na mga ina. Ito po, wala pong magagalit ha. Yung mga foreigner po na sa ibang bansa, ang mahilig po nilang asawahin ng mga kababayan natin. Ako baka may magalit. Pero totoo naman po eh. Mga hindi kagandahan. Hindi magagandang Pilipina ang inaasawa ng ibang mga foreigner eh. Kasi nga, pag nag, yung mga inaasawa nila na mga kababayan natin na hindi magaganda, hindi masyadong sexy, hindi magaganda ang balat, kahit iwan mo sa isang sulok yan, walang dadampot. Oo. Walang kukuha at walang mag-i-interes. Yan din ang ginawa ni Layla Dilima sa lalaki niya na si Ronnie Dayang. Kinuha niya si Ronnie Dayang, bumuka ka siya, nagpakantot siya, kahit alam niya na yung driver niya may asawa na at may mga anak sa Pangasinan. Ayun. Oh, hindi ba isa kang immoral? Ha? Di ba? Ha? Kaya huwag kang mag-inarati, Layla. Kaysa magkakangaka dyan, ang atupagin mo na lang, Madam Layla, yung kaso mo, kung papaano mo maaayos, papaano mo mapapasinungalingan lahat ng mga akusasyon sa'yo. Ha? Alam namin, hindi ka pa guilty. Inosente ka pa. Alam namin yan dahil hindi ka pa napapatunayan. Pero Diyos kumiyo, nagsalita na yung mga testigo. Yung mga taong involved doon sa Muntinlupa na kung paano mo tinanggap ang kwarta. Kahit dito sa Baguio, pumunta ka pala dito. Kasama mo pa, nagkita pa kayo ni Espinosa, ba't hindi pa pinatay yan? Dapat pinatay na mga yan eh. Tangina nyo. Ha? Tapos ngayon, nagsalita lang ang Pangulo na hindi niya papayagan tumakbo si Mayor Sara Duterte sa pagkapresidente. Doon, hindi ako naniniwala sa sinabi ng Pangulong yun. Ha? Hindi ako naniniwala ron na hindi tatakbo si Sara. Nakikita ko, nararamdaman ko, na tatakbo si Sara. Hanggat walang last minute, hanggat hindi natatapos ang pagpapain ng candidacy for the president for 2022, wala pang katiyakan niyan na hindi tatakbo si Mayor Inday. Wala pang katiyakan niyan na sinabi ng Pangulo. Kaya ako, hindi ako sumasakay sa sinabi ng Pangulo na hindi niya papayagan si Mayor Inday Sara. Tandaan nito to guys. Sinasabi ni Mayor Isko Moreno dati, walang politiko mula sa barangay level pataas sa mga elected official. Lahat yan. Lahat yan. Pinapangarap nila maging presidente ng bansang Pilipinas. Lahat yan. Lahat yan. Pinangarap nila. Impokrito pag sinabi ni Mayor Inday Sara na hindi siya tatakbo. Ako na ako naniniwala dyan eh. Hanggat hindi natatapos ang confirmation doon sa COMELEC na tapos na ang pagpapiling, wala pa tayong katiyakan na hindi tatakbo yan. Pero naniniwala ako, pag talagang ginusto ng taong bayan na si Sara pa rin ang maupo, walang magagawa si Pangulong Rodrigo Duterte na kung hindi patakbuhin ang kanyang anak. Kaya doon sa mga galit kay Duterte at galit kay Sara, putang ina ninyong lahat, magkamatay na kayo, mga leche kayo. Leche mong buisit. Ha? Hindi nyo kaya ang administrasyon na to, mga gago. Ha? Ito, bago tayo mag-Sara topic. Angelica! Oy, Angelica Panganiban! Alam mo, yung sinasabi mo nung sa post mo, ha? Mas gusto mo pa ang OIC President na si Lenny Robredo. Hoy, gaga!
Tignan mo muna ang sarili mo, Angelica. Ha? Ha? Kung ikaw ay matinong babae ka, ha? Kung ikaw ay may utak, Angelica. Ha? Kung may utak ka, ano ba ang pinaglilingkuran mong kumpanya? Ha? Ano ba ang pinagsisilbihan mo na ibi-isibiin? Legal ba o illegal? Ha? Yun lang ang tanong. Ha? Kaya ka galit-agalit sa Duterte administration, simple lang. Kasi, yung mga project mo, yung mga pelikula mo, yung mga teleserye mong kagagahan mo, pati yung banana split mong kakomedyentahin mo na wala namang kakwenta-kwenta na banana split nyo, ha? Puro ang babadoy ng pinapalabas nyo doon, illegal ang kumpanyang pinaglilingkuran mo. Oh, yun ang isyo. Ha? Yun ang isyo eh. Illegal ang kumpanyang pinaglilingkuran mo. Ngayon, sa kamalas-malasan mo, Angelica, hindi mo naman ito kasalanan, Angelica eh. Tutuusin eh, hindi mo kasalanan. Ha? Ikaw, isang-isang hampaslupang empleyado ka lamang dyan. Ha? Hampaslupang tatanga-tanga ka. Ha? Ang galing-galing mong umarte. Susyalin ka, pero boba ka din eh. Ha? Isa ka rin tanga. Ha? Sa totoo lang, tanga ka din eh. Ha? Alam na nga ng taong bayan na mali ang ginagawa ng ABS-CBN. Ikaw, putang ina mo ka, tudok depensa at pagtatanggol ka pa kay ABS-CBN mo. Ha? Kung di ka ba gaga, tapos ngayon, magkukomento-komento ka laban sa Duterte administration na hindi ko ano naman pinagsasabi mo. Ha? Tapos nagagalit kayo pag binabas kayo sa social media. Bakit? Kayo lang bang may karapatan magsalita? Ha? Kayo lang bang may right? Ha? Ang demokrasya pa sa Pilipinas, doon lang sa mga anti-government ang pwedeng magsalita? Pero yung pro-government na sumusuporta sa pamahalaan, hindi pwedeng magsalita? Yan ba ang demokrasya sinasabi ninyo, mga putang ina ninyo? Ha? Kayo lang ba ang Pilipino? Ha? Mga hinayupa? Tang ina ninyo? Mga gago? Pilipino rin ako, gago. Ha? Karapatan ko rin magsalita kung anong gusto kong sabihin. Ha? Hindi lang kayong mamamayang Pilipinas. Ang tao sa mundong ito, mga gago. Hmm? Matuto rin kayong tumanggap ng batikos. At kung kayo'y mabatikos, ha? Alam nyo po, walang problema sa pagbatikos sa pamahalaan. Na? Walang problema, batikusin nyo si Duterte, walang problema dyan. Pero, ilagay nyo naman sa tamang lugar. Ha? Ilagay nyo sa tama yung sinasabi ninyo. Ha? Hindi yung basta na lang kayo bibira sa administrasyon ni Duterte. Na hindi man lang kayo nag-iisip. Ha? Na akala ninyo, tama ang ginagawa ninyo. Di ba? Ito. Ha? Halimbawa lang natin to. Yung sinasabi mo, Angelica Panganiban, bakit galit-galit ka kay Duterte? Ha? Wala ka naman kamag-anak na napatay sa drugs. Operation, di ba? Yung boyfriend mo, na asawa mo na ngayon, wala naman ganyan, di ba? Isa lang naman lang yung nagagalit mo eh. Natanggal ang kikitain mong milyones sa pelikula. Nawala ang mga project mo sa ABS-CBN nang dahil sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan lang naman ang kinamumutdit nyo eh. Pero kung titignan mo, mali ang pinaglingkuran mo na istasyon. Di ba? Kasi kung sumunod sa tama ang ABS-CBN, di hanggang ngayon nananatili sila na nag-ooperate. Oh, yun lang naman ang mali eh. Ibig sabihin, tanga mga congressman na bumoto? Ha? Ibig sabihin, tatanga-tanga yung mga congressman na bumotong ipasara ang ABS-CBN na wag nang bigyan ng prangkisa? Halos ang mga yan, ilang taon nag-aral? Nag-abugas siya? Ha? Hindi ka pa nga pinanganganak, Angelica, hindi ka pa nga kinakantot ng asawa mo ngayon, nag-aaral na ng pagka-abugas siya ang mga yan. Anong akala mo? Ha? Gamitin mo utak mo, Angelica. Ang issue dito, illegal ang ginawa ng ABS-CBN. May ginawa silang illegal. Kaya sinara. Yun ang issue dun eh. Ha?
Tutusin kung walang ginawang illegal ang ABS-CBN, may mga abogado sila. Ha? May kakayahan ang ABS-CBN na magbayad ng mga magagaling na abogado para idepensa sila. Yung mga pinagkukuha nilang abogado, hindi na nga maidepensa ang ABS-CBN dahil alam nila mali ang ABS-CBN, malaki ang pagkakamali. At ang kasalanan lang naman dito, simple. Naging presidente si Pangulong Duterte at higit sa lahat, inestapa ng inang istasyon mo ang administrasyon na to nung panahon ng campaign. Oh, yun lang ang mali. Oh, nakahanap ng butas si Duterte doon. Ha? Yung sinabi ni Pangulong Duterte na pinapatawad niya ng Lopez, walang problema doon. Walang problema doon, pinatawad niya na yan. Pero may batas tayo na dapat sumunod. Ang nagkamali, parusahan. Eh, may pagkakamali ang ABS-CBN eh. Kung ang pangkaraniwan ng negosyante, maliit lang ang nagawa. Kinakasuhan na ng economic sabotage. Di ba? Pinapasara ang kanilang mga negosyo na maliliit lang. Dito lang sa Baguio, pag hindi ka nakapagbayad ng tamang buwis, ha? Tamang buwis, hindi ka nakapagbayad. Pinapasara na ni Mayor Magalong yan. Ha? Pangkaraniwang negosyo pa lang, yung mga karinderya dyan, nakikita ko, na nakasara. May mga tindahan dyan, na maliliit pa lang. Ha? Pinapasara dahil na hindi nagbabayad ng tamang buwis. ABS-CBN pa, na ang laki-laki ng kumpanya, bilyon ang kinikita sa taon-taon, o trilyon pa, o di ba? Tapos, may pagkakamali, hindi papasara? Ano yun? Exempted? Oh, yung mga empleyado pa ng ABS-CBN na na-interview dati ni Banat Bayon o ni Kuya Byron. Oh, ano yun? Palakasan? Dito lang sa Duterte administration natin nakita ang batas ay para sa lahat, mahirap ka man o mayaman. Yan ang hindi nyo matanggap. Walang senador, walang congressman, walang big time dito sa bansa pag nung itong sa Duterte administration. Yan ang hindi nyo matanggap kay Duterte. Ha? Kasi kung ang dating pangulo nahihimod ninyo ang mga tumbong nila, tinapahimod niyo ang presidente sa mga tumbong ninyo, sa mga puwit ninyong nagnanana na, mga putang ina ninyo, iba si Digong. Hindi humihimod ng tumbong si dito, si Digong. Ha? Kaya, pati yung mga madre, na mali, o nga pala ha, belated happy birthday nga pala kay Bishop Ted Bacani kagabi. Tignan niya natin kung matawagan natin si Bishop Ted Bacani. Birthday niya pala kagabi. Oo, birthday nga pala ni Bishop Ted. Birthday pala ni Bishop Ted. Oo. Bishop Ted. Oo, birthday. Sana sumagot si Bishop Ted. Ted Bacani. Tawagan niya natin. Belated happy birthday muna. Nako. Kailat ba rin si Bishop Ted Bacani? Nako po, baka nakatunog itong tatawag tayo. Ilang beses din itong, ito yung bishop naman niya eh. Hindi na, pabayaan na natin yan. Kung Kenneth Berids, ha? Birthday naman nung mamay, birthday niya kahapon eh, ni Bishop Teodoro Bacani, oo, na may limang asawa. Oo, hindi ako nagsabi niyan, si Pangulong Duterte ang nagsabi niyan. Nako, Bishop Ted, alam mo magkakilala tayo, ang titi mo hindi na tumatayo, Bishop Ted eh. Amoy lupa ka na rin, bakit hindi ka pa namamatay? Oh, nako po, Bishop. Ha? Bakit hindi ka pa namamatay, Bishop Ted? Talagang malakas ka kay Taning, no? Oh. Nako, magagalit. Baka magalit sa akin si Manong Willie nito. Kaibigan niya pa naman ito. Ni Congressman. Nako, sana hindi nanonood sana si Congressman Willie Villarama. Magkakaibigan ito. Si Bishop Ted. Magkakaibigan ito eh. Sana hindi nanonood si Congressman Willie Villarama. Nako, sponsor ko pa naman ito si Manong Willie. Na kolumnista siya ng The Manila Times. Oo. Ha? Sana wag sanang magalit sa akin si Manong Willie Villarama. Magkaibigan yan. Si Congressman Willie Villarama at si Bishop Ted Bacani at si Brother Mike. Magkakaibigan ang mga yan. Mga magkakaprent yan.
Di ba? Lalo na po ito, guys, ha? Doon po sa mga tagahanga ni Angelica Panganiban, yan ba ang klaseng artista na hinahangaan ninyo? Ah? Yan ba ang artista hinahangaan ninyo? Ah? Yan ba ang gusto nyong tipong maging halimbawa ng kabataan? Ah? Yan ba ang gusto ninyo maging ehemplo? Ah? Na kung saan yung mali pinagtatanggol nila ng ang maling ginawa ng ABS-CBN? Ah? Yan ba ang uring matitino? Hanapin nga natin sila ila dilima. Oh, alam nyo ba isa, sa mga hindi pa po nakakaanon, natawagan po dati natin yan, sila ila dilima. Kung di nyo pa po alam, oo, paparinig ko po sa inyo. Kung paano natin minura-mura yan, oh, sila ila. Hmm. Ano yun natin to? Iparinig ko lang po sa inyo, yung dating namin naging pag-uusap. Ayan, so nakita ko na. Sisindi muna tayo, ha? Sisindi muna. Okay. Okay, ito na. Ayan. So na. Ewan ko ba, bakit hindi ka pala papatay? Putang ina mo ka. Hello? Ulitin natin. Yes po. Ayan. Eh, alam mo, ewan ko ba, bakit hindi ka pala papatay? Putang ina mo ka. Hello? Oh, dapat tayo pinapatay na eh, putang ina mo ka eh. Sino po ito? Senator Dilima. Joboy! Kupal! Joboy Dos! Hindot ka, gago! Ay! Ano sinasabi mong sip-sip na ako masyado? Kanino ko sip-sip? Ha? Linawin mo! Sino? Kanino ko sip-sip? Kupal! Ha? Linawin mo! Joboy! Joboy Dos! Kanino ako naging sip-sip? One by one, ipaliwanag mo. Ha? Kasi kung hindi mo kayang ipaliwanag niyan, Kupal, Joboy, ako, magpapaliwanag ako sa'yo. Ha? Unang-una, iho di puta ka, ang sinisip-sip ko, tamod ng gwapong lalaki. Ha? Tamod ng gwapo. Kinutsupa ko ang gwapong lalaki. Ha? Ha? Ikaw putang ina mo, kasasabihin mo kanino ko sip-sip. Ha? Joboy! Pati hindi ka na mag-comment, hindot ka. Kanino ako sip-sip, putang ina mo ka. Ha? Kupal! Alam mo, yung comment mo na yan, pabor sa akin yan. Para alam ko kung sino mga gago dito sa live ko, pukin ang ina mo. Yan na ang huling comment mo rito, gago. Idiot! Black ka na, pukin ang ina mo. Tang ina mo ka. Sip-sip! Tang ina mo, dati na akong tsumutsupa, gago! Sinisip-sip ko, tamod ng gwapo. Pero kung tamod ng asong kagaya mo, ulol! Hindi ko sisipsipin ang tamod mo dahil bulok ang tamod mo, pati utak mo bulok din. Tanginan to. Kung ang sinasabi mo, sip-sip ako kay Pangulong Duterte, ulol. Never akong humingi ng trabaho sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan ba ang pag-isip-sip? Ha? Yan ba? Ha? Ni hindi ako humingi ng pabor kahit kay Senator Bunggo na nakakakarekta ako kay Senator Bunggo, hinever akong humingi ng pabor nung sumama. Yan bang sinasabi mong sumisip-sip ako? Ha? Tang ina mo, gago! Yan kasi ang problema sa mga kagaya mo. Alam mo, ang sip-sip, yung baklang supot, oo, kung tawagin, eh, nyeto ba yun? O, ayun ang sip-sip, utin. Sip-sip buto din yun. Kahit bulok na tamod, sinisip-sip nun. Ha? Ako, putang ina mo ka, kahit din itong mukha akong bakla ako, kalbo bungal, putang ina, hindi ako sumisip-sip ng bulok na tamod, gago. Ang sinisip-sip ko, guwapo. Ang ina ka, sariwa yun. Pero kung mga bulok na tamod na kagaya ninyo, putang ina ninyo, magpakamatay na lang kayo, gago. Ang ina nito, sip-sip, ulol. Ha? Yan ang mga komento ng mga duwag. Ha? Alam mo, alam nyo to sa mga basher, ito lang naman ang hamon ko sa inyo. Simple lang. Ha?
Mag-live tayo, video call, na naka-live tayo. Pakita niyo mga pagmumuka ninyo, hindi nagtatago kayo kung kani-kaninong mga picture na pinagnanakaw ninyo. Ha? Ipakita ninyo kung gaano kasagwa ang mukha niyo. Ako nga oh, ang sagwa ng mukha ko pero ang lakas ng loob ko mag-live. Oh. Wala akong pakialam sa komento diyan kung pangit ako ano. Pero nagla-live ako. Totoong account. Proud ako sa sinasabi ko. Kayo, proud ba? Hindi nyo nga ma-i-vlog ang sarili ninyo eh. Mga duwag naman kayo eh. Di ba? Tapos kung makakuda kayo, akala nyo kung sinong matitino. Diyos ko mio. Eh, nako. Ito pa. Ito pang isang pangalan. Eh, nako po. Putang ina mo ka. Pangalan mo, hindi maintindihan, iho. Layas! Yan. Basta kalbo, gago. Yan. Ha? Ala, hanggang dyan lang kayo. Gagawa ng account. Mga mali-mali pang sinagkasabi ninyo. Pos, mangi-insulto kayo sa lab ng my live. Putang ina nyo. Ayan, hindi pinagbablock ko lang kayo. Bakit? Nagagalit kayo? Ha? Bakit ngayon lang kayo nagparamdam sa live ko, yung mga anti-government? Ha? Dahil ba sa sinabi kong pakantutin si Laila Dilima? Bakit? Mali ba yun? Di ba nagkantutan sila ni Rony Dayang? Oh. Mali ba yun? Ha? Na nagpakantot si Laila Dilima? Ha? Anong fake news doon? Umami na yung si Rony na meron silang relasyon. Oh, anong mali doon? Iyan kasi ang problema sa inyo. Ha? Nananatili kayong mga tanga. Oh. Oh, si Karen Perez. Putang ina mo rin. Oh, ayan. Leche. Oh, black ka rin dito, gago. Oh, ilabas mo to mong mukha mo, gago. Comment-comment kayo. Puro mga gumagamit kayo ng mga pikindos sa mga mukha. Alam nyo, mga kupal, hindi nyo ako madadala dyan sa mga pek-pek account nyo, ha? Mga pek-pek nyo na walang bulbol, ha? Ay, naku po, nakakaawa kayo, mga putang ina ninyo. Mm. Naku, putang ina nyo, pagpupukpukin ko mga ulo nyo. Mm. Ha? Mga pendeho, mga iudiputa, mga hinayupak, mga gago, ha? Tang ina ninyo, puro kayong ngak-ngak. Hindi nyo naman maipakita mga pagmumuka ninyo. Tang ina ninyo. Oh, alam nyo, kung pwede lang naman, ha, doon sa mga tanga na, na mga basher ng administrasyon na to, pwede ba isa lang pakiusap ko sa inyo? Huwag na kayong magpakantot at huwag na kayong kakantot. Ha? Kasi, dumatami ang mga tanga. Oo, sa mga kagaya nyo. Ang gawin nyo na lang, doon sa mga tanga, ha? Magjakol na lang kayo nang antamod nyo tumatalsik lang nang hindi namumuo. Kasi kawawa ang bata, nagiging tanga. Ha? Ha? Ang ina nyo. Mga gago. Mga hinadot. Ha? Yeah, magpakalbo ka na rin, tama. Yan ang problema sa mga kalaban ng administrasyon. Ha? Ang gusto nyo kasi, kampi-kampi tayo. Ha? Maging anti-government din ako. Putang ina, di pa naman sira ulo ko eh. Matino pa naman ang utak ko eh. Ha? Ha? Alam nyo, ito po ah, sa sinasabi ko nga kanina, kung kayo ay first time lang dito sa akin live, ayaw ninyo nakakarinig ng mga putang inang salita. Ito, paparinig ko ulit. Paalala! Yeah. Sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, leche ka, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Diba? Bago ako nagla-live, lalo pag alam ko sa live ko, nagmumura na ako,
at mga medyo masisila ng binibitawan kong salita, meron parati akong paalala. Nagbibigay ako ng warning. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na bastos ang bunganga ko. Mga putang ina ninyo. Ha? Ngayon, ang hamon ko na lang sa inyo, simple lang, magbigti na lang kayo. Ha? Magpakamatay na lang kayo. Mga putang ina ninyo. Ha? Dahil yung pangarap ninyo, ha? Yung pangarap ninyo na makakabalik pa kayo ng Malacañang, ha? Hindi nyo na magagawa. Ha? Putang ina naman. 5 taon na si Duterte sa Malacañang bilang presidente. Ha? Nagtatanga-tangahan ba kayong mga kalaban ni Digong? Ha? Minsan ako supporter ako ng Pangulo. Meron siyang mga sinasabi minsan na mga words na minsan ganito, ganito, ganyan. Minsan kinabukasan, iba sasabihin niya. Yung inayungan niya, yun naman ang gugustuhin niya bukas. Nung sinabi ng Pangulo, ha, na hindi trabaho ng babae, ha, na maging Pangulo ng bansa, hindi na bago sa akin yan nung sinabi ng Pangulo. Normal na lang sa pandinig ko yan. Oo, normal na lang yan. Ha? Na hindi niya patatakbuhin si Mayor Inday? Hindi ako bilib dun. Oo, mahati tayo ng paniniwala dito, mga kaibigan. Mahati tayo. Maaring strategy lang ng Pangulo yan. Oo, sa aking pananaw lang, ha? Maaring strategy ng Pangulo. Ha? Pero ako, may nakakausap na akong taga Davao. Nagsisimula na. Porsara movement. Oh. Siyempre, yung mga ibang nakakausap kong taga Davao, nakakrekta kay Pangulong Duterte yun. Nakakasama ng Pangulo pag nasa Davao lalo sila. Ibang barangay chairman na nakakausap ko dun. Na nagkakatawagan kami hanggang ngayon. Nagkakakilusa na. Natural, alam na. Ha? Kaya yung sinasabi nila na hindi tatakbo si Inday. Ano na lang yan? Sa akin wala. Hindi totoo. Hindi ako naniniwala doon. Ako Diyos kumiyo. Style na lang yan. Style na lang yan. Ito po ah. Huwag magalit man kayo hindi yung mga sulit Bongbong Marcos. Hindi makakaupo si Bongbong. Diyos kumiyo. Hindi makakaupo. Hindi makakaupo yan. Ha? Hindi makakaupo si Bongbong bilang Pangulo. Ha? Marami pang gustong magka-interes sa Malacañang. Ha? Tandaan nyo guys. May Cynthia Villar. May Bongo. Ha? May Isko Moreno. Ha? Ito na lang po ha. Kung magagalit sa akin yung mga sulit Bongbong Marcos, ako makamarcos din ako. Ha? Kung malakas pa ang Marcos, kung malakas pa sa kandidatura, bakit hindi natin napanalo si Aimee Marcos bilang top number 1 senator? Bakit hindi man lang siya nakapasok sa top 5? Oh, bakit hindi nakapasok si Aimee sa top 5 senatorial nung 2019? Oh, bakit hindi nakapasok? Bakit number 8 lang si Aimee Marcos? Pasan-awa pa yung number 8 na yan. Oh. Maaari yan. Jose, agree ako sa sinabi mo. Maaaring upo si Bongbong bilang vice president. Pero ngayon, hindi pa siya makakaupo bilang Pangulo. Hindi pa yan. Kasi may mga nakapalibot din kay Pangulong Duterte na hindi lahat yan puro Bongbong Marcos. Huwag na tayong umasa, guys. Ah, kung talagang may sapat na bilang ang Marcos na butante, bakit hindi naging number 1 si Aimee Marcos? Bakit naging number 8 sa kandidato nung nanalo? Muntik-muntikin pa siyang malaglag kung hindi naglabas ng pundo. Oh, bakit hindi siya naging number 1, number 2, number 3, or number 5 man lang? Alam nyo, ang malakas na kandidato nung 2019, Cynthia Villar. Hindi ko pala alam kung sino yung number 2. Basta tang alam ko na something number 3 ata si Bongo o number 4, mga ganun. Ang malakas na kandidato talaga, yung nasa number 1 hanggang number 5. Pero pag lumagpas ka sa number 5, number 6 ka na, number 7,
Pasan-awa ka na doon. Pasan-awa ka na. Ha? Kaya tigilan natin na si Bongbong ay panalo na. Katarantaduhan. Ha? Hindi mananalo na si Bongbong na pagkapangulo. Dadaan muna yan sa butas ng karayom. Ha? At isa pa po ito mga guys, ha? Aminin man hihindi, malaki ang utang na loob ng pamilya Marcos sa kasalukuyang liderato sa Malacanang sa administrasyon ni Duterte. Yan ay hindi mapapasinungalingan ng mga Marcos. Tandaan natin mga kaibigan. Bakit? Sino nagpalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng bayani? Duterte administration lang. Oh, di ba? Ngayon, may tatanggi ba ng mga Marcos yan? Hindi. Oh, di ba sinabi ko nga noon, kung talagang visit si Pangulong Duterte kay Leni Robredo, ito po guys ha, ito, real talk to, ito. Alam niyo kung bakit nananatiling Vice President si Leni Robredo? Simple. Simple lang po. Bakit? Ito. Dahil si Leni Robredo nabubuli ni Pangulong Duterte. Napagsasalitaan ni Pangulong Duterte si Leni Robredo ng hindi maganda. Ng mga komento niya na medyo blue double kilabang kay Leni. Bakit? Kasi si Leni Robredo walang kakayahan ikudita si Pangulong Duterte. Di ba? Kaya siya nananatiling Vice President si Leni. Kung si Bongbong Marcos ang uupo bilang talagang Vice President at magsasalita si Pangulong Duterte na hindi maganda labang kay Bongbong, pwede siyang pagplanuhan ni Bongbong Marcos na ikudita siya. Di ba? Lutsik lang po yun. Lutsik po yun. Di ba? Ngayon, kahit ako man na nasa katayuan ni Pangulong Duterte, alam ko na ang Vice President ko mandaraya at dinaya ang totoong Vice President, pag-aaralan ko. Ay ito si Bongbong, hindi ko pwedeng ibuli. Baka ikudita ako nito. Di ba? Itong babaeng nakaupo, nabubuli ko. Walang kakayahan ikudita ako. Oh, pababayaan ko na siya maging Vice President. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Kung di nyo po nagigets po yun. Kaya pinababayaan lang ni Pangulong Duterte. Kasi ang Korte Suprema po ngayon, tignan nyo po ang bilang ng mga nakaupo. Halos lahat appointed na ni Pangulong Duterte ang mga nakaupong justices dyan. Pwede niyang kausapin ng sekreto ang mga yan. Tanggalin nyo si Leni pagsabutuhan. Pero hindi ginagawa ng Pangulo. Dahil alam ni Pangulong Duterte, kayang-kaya kong ibuli ang gagang babaeng yan dahil boba yan. Boba, inutil, gaga, stupida. Kaya okay lang kay Pangulong Duterte na nabubuli niya kay ang Vice Presidenteng huwad natin. Yun na lang po tignan natin, di ba? Ngayon, ang Marcos, wala silang may susumbat kay Pangulong Duterte. Wala silang choice. Sila ngayon ang sumusunod sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Sila ang sumasayaw sa Pangulo ngayon. Di ba? Kasi nga, lahat ng luho ng pamilya Marcos na ibigay sa kanila under ng administrasyon ni Duterte. Kundi nyo pa ba nagigets yun? Ha? Hindi nyo ba nagigets yun? Ngayon, kung sakali man totoo ang sinasabi ni Pangulong Duterte na ang i-endorso niya ay si Bongbong Marcos, maaaring sinabi niya, totoong sinabi niya na yun isang araw, but wala pang katiyakan yan. Wala pang kasiguruduhan. Ha? Wala pang kasiguruduhan yun na i-endorso nga siya ng Pangulo. Maaaring ngayon i-endorso siya, pero bukas election na, siya pa rin bang ilalagay? Natural, si Pangulong Duterte, iisipin niyang maigi ang gusto niyang ipapalit sa Malacanang, yung katiyakan niya na kapartido niya. Di ba? Yung totally na hindi siya mayayari pagkababa niya bilang Pangulo ng bansa. Ganun ang utak ng Pangulo natin. Masyadong malikot ang isip ng Pangulo natin. Halos nung panahon po ng pangangampan niya, 2016, nung time ng 2014 to 15, nagsisimula kami sa MRRD, para kaming mga tanga dyan. Sigaw kami ng sigaw, Duterte, Duterte, run. Tapos, pag uuwi na kami sa mga bahay, iniinsulto kami ng kapitbahay. Hoy, yung pinakikisamahan ninyo na tumakbo, hindi naman pala tatakbo. Oh, ano mukhang iaharap namin?
Dahil noon, time na hindi pa namin kabisado si Digong na kung gimmick lang pala yung hindi pagtakbo. Oh. Ganon din niya ngayon ang nangyari. Kaya tigilan natin yung mahaminasyon. Ha? Tigilan natin yung hindi pagtakbo si Sarah. Putang in. Ay, naku po Diyos kumiyo. Ha? Maari kung bago ako sa ano, kung medyo hindi ginawa ni Pangulong Duterte yan, maniniwala ka agad ako. Eh, dati niya nang ginawa yan eh. Di ba? Eh, sinabi na ng Pangulo yan. Oy, Chris Paul! Manuel, putang ina, nabuhay ka ata, kaibigan. Nako, nabuhay itong si ano. Nabuhay si Chris Paul ah. Ay, ma'am, Jocelyn Cabana. Yan, nanunod si director. Magandang gabi, ma'am. Ha? Kaya huwag tayong masyado. Alam nyo naman ang Pangulo. Minsan, may pagka-joking ang Pangulo. Mahilig sa biro. Di ba? Minsan, sinabi niya nga dati, huwag kayong magseryoso sa mga sinasabi ko. Di ba? Si Pangulong Duterte na mismo nagsabi niyan. Di ba? Siya na mismo na nagsabi. Na huwag kayong magseryoso sa mga binis na nasabi ko. Minsan sinabi ng Pangulo yan. Di ba? Ngayon, magkiseryoso ba tayo mga supporter ni Sara? Tandaan ninyo, si Sara Duterte ay top number one sa survey ngayon. Sa survey number one siya ngayon. Ang lakas ng dating niya ngayon. Kahit tapos sasabihin, hindi patatakbuhin. Nako! Nako pong mahabagin. Huwag kayong basta. Ay, magandang gabi, Ate Lisa. Annalisa Gonzalez, magandang gabi kay madam. Ha? Hindi tayo kahapon nagsimula sa Duterte Group. Kaya huwag tayong maniniwala misa sa sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi ko patatakbuhin si Inday Sara. Si Sara Duterte po, mga kaibigan, nasa tamang hustong gulang na. Nasa tamang kaisipan siya. Hindi na siya saklaw ng Pangulo sa kanyang personal na gustong gawin. May kalayaan na si Sara Duterte. Hindi na saklaw ng Pangulo yun. Kung anong gusto niyang gawin sa kanyang buhay ngayon. Ha? Tandaan nyo, nagsalita si Sara noong isang gabi. Ha? No, ay, last week ba yun? Itong week lang na to. Hindi ko priority ang 2022 presidential election. But, gumanon si Sara. Biglang naglihis ng salita. Kung pakinggan niyo yung mga balita, total, sa YouTube ngayon yan. Nung sinabi niyang yun, biglang kumabig siya. But, biglang kumabig ng salita si Sara. Ngayon, tinapos niya ba yung salita niyang but, B-U-T? Tinapos niya ba? Hindi. Ibig sabihin, mayroong pangkarugtong yun. Maaaring sasabihin niya, titignan ko ang bugso ng tao. Titignan ko ang suporta ng tao. Di ba? Tandaan nyo. Hawak ng makinarya ngayon ng Duterte administration ang buong makinarya ng gobyerno. Tandaan nyo po yan. Ha? Ako'y naniniwala na walang pwedeng tao na papalit kay Pangulong Duterte sa 2022 para ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan sa administrasyon at sa gobyerno at para sa magagandang project sa gobyerno. Ang pinaka-the best pa rin, si Sara Duterte pa rin ang ipapalit. At para sa pagka-vice president, okay na si Bongbong Marcos. Okay si Bongbong. Pero yung sasabihin natin na magiging pangulo na si Bongbong sa 2022, wag muna po kayong umasa, mga kaibigan. Wag muna po kayong umasa. Wag na muna kayong aasa. Kasi ang destiny ni Bongbong, tandaan po natin. Kahit ako gusto ko maupo si Bongbong. Kahit na sinong 2022 candidate, wag lang dilawan ang mananalo sa 2022. Dahil pag si Bongbong ang nanalo, gagante yan sa mga politiko na nanlait sa kanila. Yan ang gagawin. Kasi ang huling alas ng mga Marcos na sinasabi nila, si Bongbong Marcos ang huling alas nila sa politika. Si Bongbong Marcos po ang huling alas ng politika, ng pamilya nila. Kita nyo nga si Aime,
Ha? Tumakbong senadora itong 2019. Ang naging resulta, katanggap-tanggap ba? Number 8 siya, di ba? Pasan-awa na nakuha niyang boto. Di ibig sabihin, yung sinasabi na pwersa ng Marcos ay hindi na ganong kalakas. Tandaan niyo po yan. Bakit hindi, kaya noong nakaraan, bakit hindi nag-number 1 si Bongbong Marcos? Bakit hindi pumasok sa top 5? Lumabas siya sa top 5. Oh, isa lang ang ibig sabihin. May mga mangilan-ngilan na lang supported ang pamilya Marcos. Di ba? Alam din ng mga pamilya Marcos yan. Kaya, doon sa mga supporter ni Marcos, eh huwag na ho kayong masaktan sa akin. Pare-pareho lang tayong supporter ng Marcos family. Ha? Pare-pareho lang tayo na supporter ng mga Marcos. Pero yun ang totoo. Ha? Hindi niya pa panahon na mauupo. Ha? Hindi pa panahon ni Bongbong. Si Madam Imelda wala na, matanda na si Madam. Hindi niya na kayang tumakbo por malakas por national na malalakas na ano. Hindi niya na kaya ni Madam Imelda. May edad na si Madam. Ha? Pabayaan na natin yung mga baguhan ng mukha, yung mga bata ang paupuin natin sa national kung pwede. Na may bagong kaisipan, may bagong kaalaman. Yun ang bigyan natin ng pagkakataon. Pero huwag natin bigyan ng pagkakataon yung mga bagong mukha na politiko na galing sa Dilawan. Dalang mga yan, utak tahay ang mga putang ina na yan. Ha? Huwag tayong tatanga-tanga, mga gago. Tandaan nyo, mas mabuti ang maging siraulo kaysa maging tanga. Bakit? Ang tanga, walang hospital, walang gamot, walang doktor. Pero ang siraulo, mayroon, may doktor, may hospital, may gamot. Tandaan niyo yan. Kaysa buong mundo, ang mga tanga, walang pag-asa. Gumalay dahil tanga yan. Yan ang ilagay niyo sa kukote niyo. At higit sa lahat sa mga basher ko, bukid ang ina ninyo, mamatay kayo sa inggit, mga gago. Shoutout nga pala sa 321 na nanonood. Thank you very much. Muli guys, abangan nyo po sa araw ng Martes ng gabi, pag-usapan po natin ang malasakit ng pamahalaan sa mga magsasaka na nagtatanim po ng mga nyug. Yun po, pag-usapan po natin, Martes, hindi ko pa po alam ng oras kung tanghali or gabi. Kausap po natin dyan ang presidente ng CIAF, UCPB, President Rehan Baltlaw. Siya po ang ating guest. Ano na lang po tayo, paki-monitor na lang po sa araw ng Martes. Ilalive po natin yan. Muli, maraming salamat na nanonood. Pagkatapos po nito, i-upload ko po ito sa YouTube channel. Sa ating YouTube channel. Kaya doon po sa YouTube channel na mga nagko-comment na nagpa-shoutout, pasensya na po kung hindi ko po nababasa dahil nga po hindi na po live ito sa YouTube channel. Naka-live lang po ako dito sa Facebook Live at ina-upload lang natin. Thank you very much, Ma'am Jocelyn Cabana. Ay, Kuya Saldi Suliman, magandang gabi sa iyo. Chris Paul Manuel ng Tanay Rizal, magandang gabi sa iyo, kaibigan. Utang ina yung kaibigan mo na binibigay mo sa akin, di ko na natsupa yun ah. Oo. Taga-Tanay yan. Kaibigan natin yan sa Tanay. Barangay Sampalo kay Kapitan Alvin Bersa. Yan, yung Kapitan Alvin Bersa ng Tanay Rizal, Sampalo, kaibigan na natin yan. Dati kaaway ko yan eh. Saka si Mayor Rex Tanwato. Yan, si Mayor Rex. Kaibigan natin yan, si Rex. Salamat po sa inyong panonood po. Kahit may medyo may pagkabastos tayo, nakasuporta po kayo. Salamat guys! God bless to all! Mabuhay ang bansang Pilipinas!